Ate, ayoko nang bumalik kay Mayor. Hindi ka babalik kay Mayor. Huwag ka magalala. Huwag ka nang umiyak. Hindi ka namin ibibigay sa kanya. Kahit ayaw natin, kapag hinihingi ng pangyayari, kailangan nating sumunod. Kahit ano pang gawin niya, hindi ako susunod sa kanya. Cecil, ako gusto kong bumalik kay Nanay at Itay. Dahil mahal ko sila. Dahil sila ang kinagisnan kong pamilya, pero hindi maaari. Anong ibig mong sabihin? Dahil hindi sila ang tunay kong pamilya. Danilo, ano bang pinagsasasabi mo? Nung hindi pa ako kabilang sa pamilyang to, nung hindi pa ako nakatira sa bahay na to, puro kamalasan ang inaabot ni Nainay at Itay, ng pamilya ko. Pero simula nang sumunod ako sa gusto nila, simula nang tumira ako dito, naging maayos ang lahat. Naging maginhawa. Cecil, hindi natin alam. Baka pag sumama ka kay Mayor, eh maging maayos ang lahat. Hindi. Ate, hindi. Ate, Danilo, ano ka ba? Hindi mo ba inisip na ginagantihan lang tayo ni Mayor dahil may mga atraso tayo sa kanya? At kahit na anong gawin niya, hindi niya mababawi sa atin si Cecil. Hindi niya mailalayo sa pamilya natin si Cecil. Ayoko ng gulo. Maayos at tahimik lang na buhay ang gusto ko. Hanggat hindi sumasama si Cecil kay Mayor, hindi siya titigil. Ayan ka na naman. Malalim na naman yung isip mo. Try to talk to me, Esperanza. Hindi mo dapat sarilinin ang problema mo. Kaibigan mo ako, Esperanza. Namimiss ko lang si Anton Robin. Ever since kasi kapag kami problema kami, palaging kami dalawa magkasama para lutusin. Pero ngayon wala siya. Parang ang bigat-bigat, parang hindi ko kaya. Why don't you see him? May usapan na kasi kami, Robbie. Hindi ko siya pwedeng gambalain. If that's the case, magtsatsaga ka sa akin. I'll treat you out to dinner. Then you'll forget your problem. Robbie. Esperanza, sometimes the best solution to a problem is to forget it. Well, go on, come on. We'll have dinner, okay? Cheer up. Walang ligaya.
Pag wala ka, buhay ko'y walang sigla. Yung pangako, ako'y laging mamahalin. Tandang tanda ko pa ang ating sumpaan. Hanggang wakas ay magsasama. Umulan, bumagyo, kumuhuma ng mundo. Kau at ako pa rin. Esperanza, kahit magkaibigan. Kasi hindi pwede yung sinasabi mo eh. Mahal mo ako, di ba? Cecil, hindi mo na kailangan itanong sa akin yan. Alam mo kung gaano kita kamahal. Pero hindi tayo pwede magtanan. Pareho tayo nag-aaral at isa pa mga bata pa tayo. Ayoko nang bumalik kay Mayor Buboy. At pag nagtanan na tayo, hindi na niya ako pwedeng pilitin pang bumalik sa kanya dahil mag-asawa na tayo. Cecil, panibagong problema yung iniisip mo eh. Bakit, Buboy? Mahal na mahal kita. Pero hindi sa lahat ng oras pwedeng takasin ang problema. Hindi sa pagkakataong to. Buhay mo't kinabukasan ang nakataya dito. Natatakot kasi ako kay Mayor eh. Kilala ko siya. Kaya niyang baliktarin ang buong mundo. Cecil, hindi niya kayang baliktarin ang katotohanan. Kaya niya. Cecil, lalabas at lalabas din ang katotohanan kahit ano pang gawin niya. Kita. Nasa tabi mo ako palagi kahit anong mangyari. Alam mo, Oyo, atin niyang itinatay yung building na yan. Office condominium yan. Laki! Hello. Oh, Esperanza. Bakit? Ano nangyari? May nangyari ba kay Cecil? Ah, ano ba? Akala ko naman kung napano na si Cecil eh. O sige, mabuti pa eh. Huwag ka na pumasok ng opisina. Ah, samahan mo na lang siya. Ah, sige. Bye. Dad. Morning. Dad, bakit daw? Anong nangyari kay Cecil? Ayaw magpaiwan kay Esperanza eh. Hayop kasi ang mayor na yan eh. Ba't ayaw niya pa kasing patahimikin si Cecil eh? Huwag kang mag-alala, Danilo. Wala pang kasong na ipatatalo ang abogado ni Kuya Juan. Hindi mababawi ni Mayor si Cecil kahit gaano pa karaming kaso isang panahon. Good morning, Mr. Sargano. Hey, good morning, Santiago. Ito si Danilo, yung anak ko. Ha? Ito naman si Robby, bayaw ko. Ano? Siya ang foreman natin dito. Kumusta na ang takbo ng trabaho? Okay naman. Yung paspasan ang ginagawa ng mga tawa natin dito eh. Dito naman sila natutulog. Hayaan niyo bawang Pasko matatapos din ito. Good. Alam mo, sinama ko nga sila dito para makita nila ang takbo ng trabaho dito sa site. Baka naman pwedeng. Kung gusto nila, samahan ko sila sa taas. Maalikabok na lang doon sa mainit. Kaya nila yun. Mang Santiago, wala akong hindi kinakaya. Ano kaya kung dito mo lang ko i-assign sa construction? Mas gusto ko trabaho rito kaysa dyan sa loob ng opisina eh.
Kahit anong trabaho, Dad, gagawin ko. Ganun ba? Bakit kaya hindi? Hindi i-assign kita rito sa construction site. Si Esperanza sa opisina. Ang palagay mo, Robin? I think that's a very good idea, Kuya. Hati sila ni Esperanza sa trabaho. Aba, Robby, dapat dito ka rin. Kasama kita dito. Alam mo, ikaw ang arkitekto ko. Dapat, ikaw yung kinukonsulta ko. Partner? Hello, umaga naman. Mando, tigil niyo na muna ho yan. Ako nung bala. Ako, sir, huwag na. Magpahinga ka na muna doon. Baka mapalis ang ihipos. Hawa ka mo. Nagawa niyo trabaho ko. Hawa ka mo yan. Susu ka dyan. Ako nang bahala muna magpala rito, ha? Okay? Ah! Diba, masimple-simple lang naman to eh. Masimple pa kayo trabaho ko. Umabi ko? May talaga ng anak ni bossing, ho? Marunong makisama. Ano? Hawak mo na ho, ah. Mang Santiago, sino daw po ba yung naghahanap sa Tol. Atin? Tol! 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 Oh, ito, okay lang. Paano naman ako napuntahan dito? Tumawag ako sa opisina niya. Sabi, dito lang kita mapupuntahan. Buti naman, nadali ang mga ko rito. Kamusta na si Ceci? Mahal mo pa rin siya, no? Nabalitaan ko lang kasi tungkol sa kaso niya. Gusto ko siyang puntahan, kaso nga lang. Parang hindi na tama eh. Tol, anong hindi tama doon? Ikakamustahin mo lang naman siya, di ba? Silang dalawa na nilububoy ko. Baka kung anong isipin ni Buboy, pag nalaman niya pinupuntahan ko si Cecil. Tol, hindi naman dapat maputol yung pagkikipagkaibigan mo kay Cecil porket ba't magnobyo na sila ni Buboy? Hindi eh. Hindi lang kaibigan ang turing ko kay Cecil, Tol. Oh, so dapat mas puntahan mo pa siya. Noel, alam mo, ako lang masusunod eh. Ikaw ang gusto kong maging bayaw. Eh, kaso Tol, iba ang puso ni Cecil sa puso mo. Alam mo, Tol, hindi dapat mabawi ni Mayor si Cecil eh. Sabihin mo sa kanya, handa akong tumulong kung kinakailangan. Gagawin ko kahit ano. Huwag lang siya maibalik sa impyerno ang buhay niya kay Mayor. Daddy, hindi ka pwedeng umalis. Anak, $1,000,000 ang nakataya sa negosyo natin sa Amerika. Eh, hindi ko pwedeng pabayaan. Dad, ano pang silbi ng mga taong sinusweldohan mo kung sa bawat problema, ikaw rin naman ang lulutas? Ibang problema yun eh. Ako lang ang pwedeng magdesisyon. Paano na yung kaso ni Cecil pag umalis ka? Kinausap ko ng abogado ng kumpanya natin. Ihingi siya ng motion for postponement para ma-delay ang hearing ng kaso habang nasa Amerika ako. Dad. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi uubra si Joaquin Montejo kay Attorney Valdez. Matinik yun. Sinisiguro ko sa'yo, hindi mababawi ni Mayor si Cecil. Daddy, hindi pa parang lumalabas na mas importante pa sa iyo yung negosyo mo kaysa sa pamilya mo?
Alam ko kung anong iniisip mo. Napakahalaga ng business natin para sa'yo sa Amerika. Pero natatakot kang umalis dahil sa mga anak mo. Patawarin mo na ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ipinangangako ko, hindi na mangyayari yung mga nangyari noon. Mahal na mahal kita. Ayaw ko mawala ka sa akin. Tatanggapin ko na silang parang tunay kong mga anak. Please. Please. Huwag ka na mag-alala. Umalis ka. Pagbalik mo, buo pa rin ang pamilya mo at masaya. I promise. Asawa mo ako. Kahit anong mangyari, kadamay mo ako sa hirap at sa ginawa. Take care of yourself, hon. Ah, kayo rin. Pag-ingatan niyo rin na sarili, ha? Madam. Kung ano man ang problema, tawagan mo kagad siya to. Alam na niya ang gagawin. Opo, Dad. Ikaw na ang bahala sa mga kapatid mo, ha? At siya, Tito Sandra mo. Ikaw na ngayon ang padre de pamilya. Tandaan mo, salgado ka. Ang salgado, lahat kaya. Ha? Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako magtatagal sa Amerika. Pagbalik ko, ako na ang bahala kay Mayor Joaquin Montero. Pagbalik ko. Ha? Basta kung ano man ang kailangan, ano man ang problema, tawagin mo si Tommy agad. Siya na ang bahala rin sa kaso. Tinatanga-tanga ninyo dyan. Kung hindi kayo papasok sa loob, ba't hindi na lang kayo sumunod na lumayas doon sa magaling ninyong ama? Ha? Thank you.